What's up sa mga walang jowa dyan? Oh, ano na? Kami muna ang bida, ha? Mag-feeling in love muna kami sa isa't isa, ha? Sana all. At yun na nga, dahil na-stress na ang kagandahan ko sa buong maghapon, naisipan kong lumabas muna at dahil day off din ni jowa, idadamay ko muna siya sa aking kalukohan. Magkakalat muna kami sa bundok at babuhan. Tataas pala itong pupuntahan namin. Mga isang oras kapag minuto. Kapag chinagig naman, kulang-kulang mga dalawang oras. So ito na nga ang aming first destination. Dito nag-stop kami kasi maganda yung view. Bangin kasi yung sa baba namin. Pero hindi naman siya nakakamatay na bangin. Bali-bali lang buto mo pag nahulog ka dyan. Rides ulit tayo papuntang bundok. Pataas na nga ang dinadaanan namin. Dahil gigil na gigil si Jowa mag-drive. So, malapit na nga kami dahil hindi na konkreto yung daanan. Para na siyang ahas. Itong mga ganitong kalsada talaga ang namimiss ko kapag nasa probinsya. Mafe-feel mo talaga yung kalikasan, yung walang pollution, walang maiingay na mga sasakyan. Ang mararinig mo lang talaga yung pagaspas ng hangin, huni ng ibon, at mafe-feel feel mo talaga ang sarap ng pakiramdam kapag nakakapunta ka sa mga ganitong lugar. So hanggang dito na lang ang aming sasakyan dahil hindi na pwede sa taas, hindi na kaya ng ating motor. Kawawa si Buddy kapag pinilit natin sa lubak-lubak na daanan. Kaya i-jogging na lang natin o lalakarin dahil medyo malapit lang naman. Hingal na nga ako dyan, wala pa hanggang 50 metro ang tinakbo ko. Ay, mahirap na talaga pag tumataba, no? Mabigat na sa katawan, kunting kilos lang, pagod, hingal, reklamo na. Kaya dapat malusog tayo, ha? Para hindi ka magaya sa babaeng ito. No. Malapit. Kunti na lang, makakarating na talaga kami. Hingal na talaga yan. I need water. Yay! Nandito na kami! Apo. So yun na guys, nandito na kami sa pinakabundok ng Kauswagan. Nauto ko na naman si Jowa, nagagawa kami ng heart shape. Siyempre, yung feeling namin na in love kami sa isa't isa, magfe-feeling teenager muna kami. Ang hirap talaga kapag first time gumawa ng heart shape. Hindi man lang ma-perfect. Siguro yung pagmamahala namin, hindi perfect. At syempre, sinabi ko din na, kiss ako. Dapat sunod agad yan. Ganyan talaga mga jowang understanding. At sinabi ko pa nga na buhatin ako kahit hindi niya ako kaya. Kaloka. Tama na muna ang paglalandian. Magpicture-picture muna tayo. At syempre, itong si Jowa masunurin. Sabi ko, picture, hindi video. Kaloka. Sa pagkalampa ko, muntik na akong nahulog sa baba. Buti na lang makakapal yung mga damo na safe ang lola nyo. Landi pa more pa daw kasi. Sobrang na-enjoy ko ang kakugunan. At ito talaga, picture na talaga to. Aura, aura, pak, pak. Ano to? Loko-loko si Jowa. Kala ko video picture. Video ba? Oh. Ang susunod na mapapanood nyo ay hindi angkop sa mga single. At ito na. Sabi ko sa jowa ko, picture-picture tayo na kunwari nagkikiss tayo. At dahil may kalokohan akong naiisip, lokohin natin si jowa na yung maiinis siya. Sama. No. Hanggang doon lang muna ang aming iskandal, ha? Inis na yan si Jowa. Napatumbling na lang tuloy ako sa kalukuhan kong ginawa. Seryoso na si Jowa. Ang dami na daw niyang iniisip. Dumagdag pa ako. In fairness, ang ganda talaga ng view dito. Thank you.
Uwi na nga kami. May nakita pa kaming butiki. Sino na naman kaya to? Baka tagabantay ng lupain yan dito. Nilapitan ko nga siya at bibigyan sana ng pagkain. Kaso sa isang inglap, biglang nawala. Natakot sa pagmumukha ko. So guys, pauwi na kami. Ito yung aming lalakarin pababa. Let's go! Habang pauwi nga kami, may nadaanan kaming ilog. Siyempre, hindi ko pinalagpas yan. Dapat puntahan namin. Medyo nakakatakot nga ang lugar. Kahit dapat, magpatabi-tabi po tayo. Baka tayo manuno. Dahil may mga malalaking puno, tapos wala pang katao-tao, maririnig mo lang ay yung tunog ng tubig, tapos yung mga kulisap sa paligid mo. Diba? Maraming tubig dito. Sarap sa tinga yung tunog ng tubig, no? Virgin na virgin ang lugar. Itong mga ganitong lugar ang gustong-gusto kong puntahan.